At walang pagdadalawang isip ay tinulungan ni Manuel ang ina ng Binibini. Dinala nila ito sa ospital. Nagbabaka sakali magiging maayos ang kalagay ng pinakamamahal na ina ni Rita. Dok, tulong! Bigla na lang po siya namatay na walang dahilan. Makalipas ang ilang minuto, nagising ang nanay ni Rita. Iha, nalalabi na ang oras ko dito sa lupa. Ipangako mo sa akin na alagaan mo ang pinakamamahal kong unika, Iha. Huwag po kayo mag-alala. Iniibig ko po ang iyong anak. Kung kayo po ipapayag, hinihiling ko po ang kanyang kamay para sa kasal. Huwag mo sanang pilitin ang aking anak kung hindi ka na niya iniibig. Oo, kayo sa kuya na iyong pagmamahal. Pagkatapos mag-usap ni Manuel at ang ina ni Rita, pinawian na ng buhay ang nanay ni Rita. Lumabas ng kwarto si Manuel upang sabihin ito kay Rita. Rita, malungkot ko sinasabi na wala na ang ina. Lumipas ang 5 taon, naging guru na si Rita. Pumunta siya ulit sa ilalim ng punong kahoy kung saan nangyari ang hindi niya makalimutang araw. Sa hindi inaakala, babalik na ang taong kanyang hinihintay. Naalala ko ba ako, Binibini?
Akala ko'y di at ako'y nabigyan. Sa naramdam mo rin na muling dumibok. Ito ay naghihintay sa iyong pagbalik. At ngayon, ngunit bigla kang dumating. Ay, tagal din kita rin hanap. Pag ngayon nakita na kita, hindi na rin kita papakawalan. Di kailangan umimik. Nagdadagdalan lang sa'kin. Uy mo, pinakamasin lalaki sa buong mundo. Papakasalan ka ba? Nang galing bakit oo, Manuel, napakasalan kita. Okay, tagal kitang hinanap. Okay, tagal ko rin nangarap na makapiling ka. Oh, nasasabik na ipakilala ni Manuel ang babaeng kanyang piniling makasama habang buhay. Sila ay pumunta agad sa mansyon at ipinakilala si Rita kay Don Archimedes. Bandera. Opo, isang labandera lang po ang aking ina, ngunit wala po kayong karapatang bastusin siya. Ang aking ina ay may ginantoong puso at ipagmamalaki po yun. Ay, basos kang bata ka! Tamon! Ayaw ni Don Archimedes sa babaeng napili ng kanyang anak, ngunit hindi iyon naging balakid sa kanilang pagmamahalan. Lumipas ang isang taon, si Manuel at Rita ay nagkaroon ng anak na lalaki. Alam ito lahat ng tiyo niya na si Don Cristobal at napagpasyahan niya ang kausapin si Don Archimedes. Ang ating pinag-uusapan, primo, at kung makukuro ang magmangiging hangay, maaaring magbabang yung isip at ang iyong palagay. Nagaybay na pa rito ka upang ipagtanggol ang walang hiyan. Isipin mo, primo, nang tinatawag mong walang hiya ay ang tunay mong anak, ang bugtong mong anak na iniwan sa'yo ng nasira. Primo, ay hindi ko anak. Mula sa mga sandaling iyay, makaisip na gumawa ng napakalaking kasalanan gaya ng kanyang ginawa. Siya hindi ko anak. Siya hindi karapat-dapat na mamataglay ang aking apelyido. Si Manoling ay kahihaya, karimarimarin. Ang malaking batik iyan sa lahi ng mga lakambayan. Oo, walang patawad ng kanyang ginawa. Kung ipasupil lang iyong puso sa iyong isip, primo, ang nangyari sa inyong magama ay nangyari din sa lahat. Nagkakamali ka, primo. Hindi nangyari kailanman sa aming lahi iyan. Oo, talagang walang hiya, walang tuwing, wala. Dahan-dahan, primo. Hindi ako makakapagdahan-dahan. Kapag naglagablab ang aking isip sa galit, oo, walang pinag-aralan. Bastos! Baka ipalagay tuloy ng ating mga kapitbahay ako'y siyang minumura at iyong tinutunggayaw. Ano ang mawawala sa akin? Pitasan man nila ako, pulaan man ako ng mga tao, pagtawanan ako ng kahit sino, walang kailangan. Hindi ba't ngayon pinagtatawanan na ako at pinupulaan, pinipinasan ng bala ng nakakilala sa akin? Natatalastas ko ngayong ikinagagali. Oo, hindi kita sinisisi sa palagay ko, may matuwid ka. Datapwat, lahat ay may kanya-kanyang hangganan. Ang ginawa ng iyong anak ay isang bagay na hindi ka takatakang gawin ng kabataan ngayon. Primo, alam mo na kung gaano ang pagtatangi ko sa iyo. Kaya kung pinahalagan mo ang ating parang magkapatid na pagsasamay, hinihiling kong wag na natin pag-usapan ng mga bagay na iyan. Sapagkat makakaya mo bang gawin sa iyo na itinuturing mong bugtong na anak pa naman na ikaw ay dala ng isang apo na di man lang nagdaan sa simbahan? O sa bagay, tayo lahat ay naging ama rin. Ang aking ama ay naging ama rin. Ang ama ng aking ninuno ay naging ama rin. Ang ama ng... Oo, ang ama ng iyong ninuno ay naging ama rin. Ngunit di sa may nagkaroon ng kapanghasang gaya ng kapanghasang ginawa ng aking mabait na anak. Sayang. Sayang pag-aaral ko sa hayop na iyan. Oo, sayang. Walang edukasyon. Ikaw rin ang magsisisi na nangyaring iyan. At hindi ang iyong anak. Pinalaki mo sa labis na layaw ang iyong anak. Nalimutan mo nang sinabi ni Florante na ang laki sa layaw, karaniwang hubad sa hatol. Ngunit sa aral ay salat. Nakita mo na? Sa bibig mo na rin nagmula ang pagbibigay sisi sa magulang dahil sa kagagawa ng anak. Saka ngayon ay ikaw ay namamagitan ng pangwag kang pansinin at alintanain ng kanyang kaalibugaan. Dapat mong malaman, primo, na ako may nagdaramdam sa nangyari. Kaya't kinausap ko si Manoling at sinabi ko sa kanya na ang kanyang ginawa ay napakapangit. Kapangit-pangitan na sabihin mo. Oo.
Pangit pa sa dilang pangit. Ngunit, ano ang sinabi niya sa akin? Tito Cristobal, masabi niya. Ang nangyari ay nangyari na, at hindi na natin mauulit pa sa rati. Hindi ko maaaring itapon ang lasalansangan ng aking anak. At kung ang ginawa ng iyong anak ay gaya ng ginawa ng iba, na ayaw kumilala sa laman ng kanyang laman, dugo ng kanyang dugo, ano ang masasabi mo? Lalo ko siyang mapapatay. Kung may pitong buhay man, siya'y uutusin kong lahat. Mangyari pa kaya ngayong si Manoling ay wala ng paraan at magagawa, kundi ang magpasa ng tungkulin ng isang ama? Sabi nga niya, ang nangyari ay nangyari na. At saka, sa ibig mo, primo, agwelo ka sa isang bagong Archimedes na sumilang sa iyong angkan na siyang magpapakilos ng daigdig. Agwelo. Mangyaring may apo ka na at di pang apo sa pakinabang, kundi ang apong tunay. Isang apong magdadala ng iyong pangalan, Archimedes Lacambaya Jr. Iyan ang hindi maaari. Kung ayaw mo ng Junior, ay tatawagin nating Archimedes Lacambaya II. Nalalaman mo bang ipinanganak ang iyong apo sa mismong araw ng iyong 50th komplehensyo? Basta, kung ayaw ko ipamanas sa kanya ang pangalan na apelido, ay anong kanyang magagawa? May aalis baga sa aking ipagkait ko ang aking ngalan sa iba? Diyan ka nagkakamali. Isang katutubong karapatan ng iyong apo. Kasalanan ba ng iyong apo na magiging ama niya ay si Manuel at ikaw ang magiging ninuno? Matanong kita, sino ang kamukha ng bata? Ikaw, sa isang dako. Anong ibig mo sabihin? Kamukha mo, sapagkat kumakasigay ang abot hanggang sa kapitbahay. Demonyo! At kung tumawa, walang iniwan sa kanyang agwela sa ina. Sa ina? Sa ina ni Rita? Ang labandera? Isang buti na lamang upang kalusin ang salok. Oo, iyan pa ang hindi ko malulunok. Papasok sa silong ng bubong ng aking tahanan. Ang isa anak lamang ng labandera, pasasaan ka. Oo, pasasaan ka. Diyan ka nagkakamali ng panukat, primo. Kilala ko ng aking ina ni Rita. Oo, labandera lamang siya. Pero ikay mahanga sa babaeng iyon nang nabubuhay pa. Sa kanyang sariling pagsisikap at sa likod ng kakaunting pagtitiis, kahit gapang, iginapang niyang pag-aaral ng kanyang bugtong na anak, si Rita nga at una ang Diyos. Nakapagtapos sa normal na paaralan at nakapagturo sa paaralang bayan, Tatapwat, diyan siya nakilala ng kanyang ina. Namatay ang kanyang ina ni Rita na iwan siya sa piling ng kanyang tiya na halos sunod-sunod na parang organo ang mga anak. Si Rita'y naalis sa pagtuturo mula sa sandaling nakilala ng mga pinuno ng paaralang bayan ang kanyang kalagayan. At ngayon, mag-isa at sila magsasagutin ng iyong anak. Sa mga tweet, ang itang iya yung anak ng labandera. Isang babaeng malinis, may puri, may dangal. Maliban sa munting batik na nilikha ng kalikutan at kagandahang lalaki ng iyong anak, ay walang maisusuot sa kanya ang makasalanang lipunan ng mga tao. Di kung gayon, ay mag-iisang buwan na ang kanilang anak? Oo, isang buwan at 13 araw. At hindi pa nabibinyagan? Hindi pa, sapagkat ibig nila magpakasal muna bago binyagan ng iyong apo. Oh, ay ano ang kanilang ginagawa? Bakit di pakasal kung papakasal at pabibinyagan ng bata? Upang di lumaking muro at si Maron? Kung sa bagay, kapong nasa gulang maging si Manuel at si Rita. Ngunit, palibas ay ibig ni Manuel na mahusgahan ang kanyang pagkakasala, ang inihintay ay ang inyong pahintulot. Pahintulot? Aanihin ang pahintulot? Nung siya ba'y magtayo ng templo na nangangailangan ng aking pahintulot? Kumporme na akong siya'y mag-asawa. Kung ibig niya upang maligtas ang kasalanan ng kanyang walang malay na anak, ngunit kung ako pa ang magiging alkagwente na magbibigay ng pahintulot, ay iyan ang hindi maaari. Sinabi mong sila'y may layang pakasal, aberg pakasal na sila'y tapos ang kwento. Hindi ko sinisisi ang bata, sinisisi ko yung ama't ina. Kaya kung ibig nila magpakasal sila kahit makasandibo at ako'y di kikibo, sapagkat sinabi ko na sa iyo na malaon ang nangyari ang aking pasya. Wala akong anak. Ako'y nagkaroon ng isang suwail at ang suwail na iyo'y malaon ko nang ipinatulos ng kandila. Bueno, kung mag-uulit tayo ng salitaan na hindi na kita sasagutin, naganap ko na ang aking tungkulin, ang paalalang gamot sa taong nakakalimot, ang kasabihan, napaalalahanan na kita, ngunit kung ikaw ang mismo ang ilimot sa iyong tungkulin, ay wala na akong magagawa. Pinasasalamatan kita, pinsan.
Wala nga naman, pinsan. Ngunit bago ka umalis, ay utang na loob sa iyo. Kung makikita mo si Manuling, sabihin mo lamang na gusto ko siya makausap. Oo. Narin lamang si Manuling. Tatawagin ko. Ngunit, ang paalala ko lamang sa iyo, huwag mong kakalimutan na si Manuling ay iyong anak. Oo, nalalaman ko. Na hindi ko pa nakakalimutan na siya ang aking anak. At hindi mo pagbubuhatan ng kamay. Bakit ko pagbubuhatan ng kamay? Nakikilala kita. Gumagawa ka ng hindi mo nalalaman. Oo, nalalaman ko. At isa isip mo na ikaw at mana ako ay nagdaan din sa kabataan. Pero kung tatawagin mo ba ako ang tatawag? Oo, ako ang tatawag. Ay, Archimedes! Archimedes! Natapos ang kanilang pag-uusap at nagbago na ang pananaw ni Don Archimedes kay Rita. At sa wakas, nakamit na ni Manuel at Rita ang walang hanggan. Nagpapadya ang hangin na nakapalipot sa'kin. Tila merong paywatig, ako'y nananapig. Di naman napilitan. Ilang araw sa ating mga panaulin, tayo'y maaari na mag-ibisa. Maaari na kayo tumayo, parang magpapagpilan na tayo. Magsilapit tayo at magbigay pugay sa kanilang pagsasama ngayon at magpakailanman. Mabuhay ang mga hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Binibigyang kulay ang larawan para bang ikaw ang nag-iisang bituing nagsisilbing buwan na kapiling mo. Sa likod ng mga ulapang tayo lamang ang tanging magkakanaan. Sapat ang pagmamahal para hanapin ang mga pagsubok na darating. Ang araw na iyong hinihintay ay mangyayari din. Pinapantasya mo lang noon, abot mo na ngayon. Kung ito'y sadya na talhana, ito'y mangyayari.